Welcome to my channel, Lola Melebs is here. Ngayon naman, ang isang klase ng halamang gamot naman ang ating pag-usapan. Ito siya guys, ang halaman na ito, sa ang scientific name niya is Acorus calamus lin. Sa English naman din, ang tawag sa kanya is sweet plant. Sa lingwahe naman natin dito sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar, ang tawag sa kanya in Tagalog is lubigan. Ang tawag naman sa kanya sa Visayas part is daraw. At ito naman guys, sa Kapampangan, na kung saan kami nakatira sa Angeles, commonly known naman siya as dalaw. Ngayon, pag-usapan naman natin kung sa anong sakit, anong mga karamdaman ang pwede niyang gamutin. Actually guys, ang dami-dami niyang mga sakit na pwedeng gamutin. Kahit na-research ninyo siya, malalaman niyo kung ano-ano. Pero, nasubukan ko po siya sa paggamot sa sakit ng tiyan. Yung kanyang ano guys, yung kanyang ito, makita sa lang. Ito, yung kanyang ugat. Ito siya. Kung sumakit ang tiyan niyo, ang gagawin niyo lang, kumuha kayo ng ugat. Tapos, ilagay ninyo sa pot. At maglagay kayo ng isang basong tubig. Pakuloan niyo guys. Ngayon, pagkakulong-kulo na siya na ang tubig ay mga more or less half a glass na lang siya. Ayun, palamigin niyo siya pagkatapos inumin. Ginagamit namin guys dahil yung minsan yung gusto ko sumakit yung tiyan niya gabing-gabi. So, wala kaming medisina na nakahanda para doon. Yun ang ginagawa ko, naghukay ako dito, kumuha ako ng ugat, tapos nilaga ko ng ganun nga isang baso, then pag na-half na siya, palamigin mo, tapos painom mo, ayun, awa ng Diyos, natanggal ka agad yung sakit ng tiyan. Pero kadalasan sa aking experience, sa kaalaman ko, ginagamit talaga siya doon sa, kumbaga, pangontra sa kung naniniwala kayo sa sinasabi nilang black magic na mayroong mga tao na may kakayanan na lagyan ng karamdaman yung ibang tao lalo na pagalit sila or kaya inggit sila. So isa ito sa mabisang gamot para doon. Pero marami siya kasama. May kasama siyang dahon ng abukado, 3 piraso, pwede mo rin siyang samahan ng kugon, ilib, kumbaga, isang ugat. Tapos, ang dahon dito, kung marami ka, pwedeng 3 piraso. Ilaga mo siya, pagsamasamahin mo, at inumin. Most of the time, good for 7 days. Pag yung pangpaligo mo naman, kasi nga po, mayroon kang karamdaman na naggagamot ka, pwede mo rin siyang gamitin pangpaligo. Yung ganito, dahon, samahan mo ng dahon ng mangga, dahon ng santol, yun, pangpaligo din yun. Para sa gamot doon sa karunungang itim panglaban mo. Yun yung ano, yun yung pinakamabisang gamot ito. Ilaga inumin kasama yung avocado at saka kugon. Pampaligo din ito, samahan mo ng mga maasim naman na dahon-dahon like nga doon sa nababanggit ko kanina. So, ayun guys. Pero kung i-search ninyo siya, marami pa siyang pwedeng gamutin. Kaso mo lang, ayaw ko naman sabihin yung mga
karamdaman na yun. Dahil hindi ko pa na-try na gamitin siya para doon. Na-try ko siya sa sakit ng tiyan at saka yung pangontra doon sa mayroong may kakayanan na gumawa ng karamdaman sa kapwa nila dahil sa inggit yun. Subok pa na yan. Kasi kami subok na niyan. Pati yung bayaw ko na galing pa ng Cebu, pumunta lang dito para magpagamot. Tapos ito yung mga ginagamit na gamot para doon sa kanyang karamdaman. So ayan guys, yun lang ang base sa kaalaman ko at sa experience ko. Pero mas marami siyang pwedeng gamutin. Kaya lang ako, yun lang yung pwede kong sabihin. Dahil yun lang din yung karanasan ko. So based by experience, yun, makasabihan ang puso ko. At saka yung nagkaroon ako ng karamdaman na kailangan ko ang lumot na ito. Na yung nasabi ko na most of the time, hindi rin naman lahat naniniwala doon, pero kami naniniwala kami. Kaya awan ng Diyos, gumaling naman kami. Dahil po sa paniwala at saka doon sa mga herbal na gamot. O ayan, salamat ng marami. If you like this video, please comments, subscribe, likes, and hit the button below. And thank you so much, and see you again next time. Bye bye.